Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linising, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Bubuksan aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala. Patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong aming magampanan ang pagsasaka sa kalukuyan ng pagpapakasakit ng aming poong mahal upang kami pagindapating magkamit ng ibinunga nitong kapatawaran. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Makinig kayong mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang, at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinitiwala ko sa iyo, Panginoon, ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang mga nangalat na mga Israelita, at sila'y ibalik sa kanyang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa kanya nagbubuhat ang aking karangalan.
Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw na mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa nga ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa'yo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili kung di tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw, poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapong kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari namin Hesukristo. Masunurin kang Kordero sa katubusan ng tao. Hain sa krus ang buhay mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kaniyang mga alagad, nagugulumihan ang sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kaniyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus ay nakahilig na kalapit niya. Kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya. Kaya't humilig siya sa dibdib ni Jesus at itinanong, Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sumagot si Jesus, Ang ipagsawsaw ko ng tinapay,
Siya na nga. At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kanya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibilis siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayon'y mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon ang sinasabi ko sa mga Hudyo. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." "Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko maiaalay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilao kang manok, makaikatlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Sa ngalan po ni Father Itoy, nakasama ko sa altar. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes Santo, ikalawang araw ng banal na linggo, kung saan sinasamahan natin ang ating Poong Jesus Nazareno sa kaniyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Maraming ganap ang Ebanghelyo ngayon. Kung titinang natin yung shift ng storya, maunawaan nating ito ay nahati sa dalawa. Napaka-powerful nitong isang salita dito. Ano po yun? Gabi na noon. Gabi na noon na pinaghiwalay ang dalawang senaryo. Bago sabihin ng Ebanghelyo yung salitang gabi na noon, ipinakita muna niya at ipinakita ng Poong Jesus Nazareno kung sino ang magkakanulo sa kanya bago niya sabihin ang katotohanan ng kaniyang pupuntahan. Ito ay hinati ng salitang gabi na noon. Bakit po? Dahil ang kasalanan, ang diablo ay pumapasok sa taong ayaw sa liwanag. Sapagkat ang kasamaan ng mga taong gumagawa nito ay palaging gustong nasa dilim. Kaya si Judas, magkakanulo sa kanya, ay umalis upang ipakita na ang taong masama
kailanman ay hindi makakatagal sa liwanag at presensya ng Diyos. Saan siya umalis? Papaano siya umalis? Ano ang senaryo bakit siya umalis? Ito ay ang kanilang huling hapunan. Ito ay ang kanilang pagsasama-sama bilang kaniyang mga alagad. Saan siya umalis nang siya ay bigyan ng tinapay na isinausaw sa alak? Isang sitwasyon na hindi kumpleto ang ating pagtingin sa Diyos kung tayo ay umaalis sa oras ng kaniyang presensya. Ang huling hapunan ay ang kaniyang banal na Eukaristiyang itinatag para sa atin at atin mang tanggapin na kahit na sa huling hapunan ay may Judas na naroroon. Kaya alam ni Jesus kung ano ang laman ng puso ng bawat isa. Alam ng poong Jesus Nazareno kung sino ang titindig para sa kaniya hanggang sa katapusan ng kaniyang sakripisyo para sa atin. Kaya gayon na lamang ang lakas ng loob ni Simon Pedro na sabihing, iaalay ko ang buhay ko dahil sa inyo. At nakita na ni Jesus ang senaryo na ako ay iyong itatatwa bago pa man matapos ang manok sa kaniyang pagtilaok. Mga kapatid, ngayong banal na araw, ngayong mahal na araw, sino sa atin ang magtsatsaga para sa Diyos? Sino sa atin ang titindig at uunawa para sa Kaniya? Sino ang sasama sa Kaniya hanggang sa Kalbaryo patungo sa Kaniyang muling pagkabuhay? Ang Ebanghelyo ngayon ay nagbubukas sa ating lahat ng isang katotohanan ang Diyos ay Diyos ng biyaya at grasya kahit na sa kabila ng kawalan. Na ang Diyos ay patuloy na tumitingin sa puso ng lahat sa kabila ng kasamaan ng tao. Alam natin sa ating puso na ang bawat isang humaharap kay Jesus Nazareno ay nagbubukas ng kaniyang tiwala at pag-asa na sa kaduluhan ng ating buhay, tayo ay kaniyang makakasama. Pero hinahamon tayo ng Ebanghelyo katulad ni Simon Pedro, makakapili tayo ngayon kung sino tayo sa Ebanghelyo ngayong Martes Santo. Ako ba si Judas na pagkatapos pakainin ng Diyos ng kaniyang tinapay, siya ay aking iiwan? O ako ba si Simon Pedro na sa kabila ng kaniyang kahinaan ay nais ialay ang kaniyang buhay para sa Diyos? Atin pong pagnilayan kung saan tayo dadalhin ng ating pananampalataya at pagkilala sa presensya ng Diyos. Gabi na noon, nagiging gabi ang ating buhay kung matatapos ang mahal na araw na hindi tayo nakapagkumpisal. Hindi natin makikita ang araw o kalwalhatian ng Diyos
kung tayo'y mananatiling nakayakap sa gabi ng kasalanan. Sana po ang araw na ito ay magbunsod ng panibagong pag-asa na ang Diyos ay palaging nagbibigay sa taong bukas ang puso at kaluluwa. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, buong kababaang loob na idulog natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon habang laging inaalala ang paghihirap ng Kaniyang tiniis para sa ating kaligtasan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga ipinagkanulo ng kanilang mga kaibigan naway hindi magkimkim ng hinanakit. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga makasalanan naway hindi panghinaan ng loob, bagkus maghangad ng kapatawaran sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa naway magkaroon ng lakas upang tiisin ang kanilang mga pasanin sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang paghihirap kay Kristo upang maranasan nila ang kapayapaan ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, sa iyong karunungan ay hinayaan mong magdusang iyong anak para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong angkan na ginawa mong magkasalo-salo sa paghahaing banal. Ipagkaloob mong ang kaganapan nito ay aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nababanaagad na namin ang pagdiriwang
Sa kaniyang pagpapakasakit at pagkabuhay, malulubig na ang dating pagsuway sa pag-ako sa kaniyang kusang loob na katapatan at magaganap na ang pag-alala sa aming pag-anib sa iyong tinubos na angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang Makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at idadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain niyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Batid ko kung sino ikaw, akong pastol mong sayo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako, na nagmamahal sa iyong lubos. Handa kong ialay ang aking buhay, alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin, alang-alang sa iyong kaligtasan. Kahit na mawalay sa aking piling, ikaw ay aking hahanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasan. Handa kong ialay ang aking buhay,
alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa aking alang-alang sa iyong kaligtasan. Handa kong ialay ang aking buhay alang-alang sa aking mga tupa. Handa kong ibuwis ang lahat ng sa akin alang-alang sa iyong kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan. Ang buhay kong kaloob alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo. Aking mahal. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumulog sa iyo at nakikiusap pagbigyan. Sa kahilingan namin ang piging mong bigay ay maging pagsasalunawa namin sa iyong walang maliw na buhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladana nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinturo ka namin
Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Ha? Ayan, may pagkain.